Good morning everyone and welcome back to Dok On Duty. Alam nyo, mayroon po tayong na-receive na message pero nagre-request ang ating viewer na wag natin siyang i-identify dahil medyo masela ng kanyang problema. At ito po ang sinabi niya. Pahide lang po identity ko po kung sakali man po. May tanong lang po ako. Kasi po, isang buwan na po itong nangangati po yung private area ko po. Then po, di ko naiwasang kamutin ay yung po dumugo. Then po, parang nagkaroon po ng rashes. Then after po nun po, parang yung sa singit po, malapit is namamalat po. Then parang po, yung sa sugat na kagagaling lang po, yung parang makintab po, ganun po yung itsura po. Pero po, yung kati po, andun pa rin po. At nung nakaraan po, parang ang sakit niya po. Anong sakit po yun, ma'am? Ano pong pwede kong igamot? Nagsimula po ito nung gumamit po ako ng tissue sa bendo machine po. Pahide lang po identity ko. Thank you po. Okay, madam, may expert kami from De Los Santos Medical Center na gynecologist and the person of Dr. Maria Lourdes Escobar para sagutin na ninyong katanungan. Dok? Okay, magandang umaga, Dr. Cecil, no, at sa inyong programa. Salamat for inviting us here to answer the problem of our Miss X. No? Most probably, by the description, mukha siyang fungal infection. Ang fungal infection kasi caused by many reasons. So, number one, syempre, ang immune system ng pasyente. Pangalawa, yung mga hygienic measures, no, important yon. Pangatlo, yung sobrang intake na antibiotic. At yung isa pang reason would be yung weather. No? Pag masyadong moist ang panahon, tapos hindi nakakapag-wash ang pasyente, hindi nakakapag-dry ng puwerta, no? At syempre, ang pinakahuli, sexual activities. If it is very frequent and without proper hygienic practices and multiple sexual partners, dito ka pwedeng magkaroon ng fungal infection. Let me also say that there are also three most common types of infection. Yung tinatawag nating bacterial vaginosis, no? Hallmark ng bacterial vaginosis kasi, amoy. Ang kulay ng discharge ay hindi puti, no? Ito ay minsan whitish, grayish to yellowish, no? Pero ang trichomonas naman, ganun din, amoy at kate. Pero mas particular ang amoy. Pero ang fungal infection, talagang hallmark niya. First and characteristic sign is pangangate. Lalo na yung sinasabi niyang mapula at makapal, yung puwerta niya at pagkatapos kamutin ay nagkakaroon ng rashes. Ang ating treatment ay number one, proper consultation. Number two, maintenance of proper hygiene. And definitely, follow the orders of the doctor to the letter at saka to follow up after the treatment is given. So it cannot be, might not even be the real reason, but it can be contributory. No? Yung pag-handle niya ng tissue. Siguro mag-wash tayo ng hands properly bago natin siya gamitin. At mag-wash ulit ng hands after tayong gumamit ng any sanitary facility. Hi, Miss Patient X. Ako po si Dr. Maria Lourdes Escobar from De Los Santos Medical Center. No? Salamat at kumonsulta ka sa amin para makatulong kami sa problem mo. So, ang pinaka-main advice ko sa iyo is number one, there is nothing to replace a proper consultation with the right doctor for your problem, no? Pangalawa, susundin kung ano yung mga sinasabi ni doktora at sabayan ng tamang practice ng good hygiene, no? Kagaya ng hand washing, no? Paghuhugas ng puwerta before and after a contact or even in between, no? Yung paggamit ng mga panty shields natin, kailangan pinapalitan sila, and then make sure that what you use to wipe your sensitive parts must be clean after the hygiene would be to follow up, no? Hindi yung pagkatapos ka ng ginamot, hindi ka na makikita ni doktora, no? So, importante, babalik ka kay doktora, symptom-free or not, para alam ni doktora kung completely na-heal ka na from your problem. So, if you follow all these things, I don't think you will be able to get another infection again. At syempre, prevention of recurrence, yung mga sinabi ko kanina. So, good luck for your treatment and I hope you get well soon. Maraming salamat, Doktora Escobar, for your expert medical advice. And madam, sabi nga ni doktora, baka you are suffering from a fungal infection. And it is essential na magpakonsulta ka sa gynecologist to establish proper diagnosis. And in fairness, sa tissue vending machine, wala siyang kinalaman sa inyong nararamdaman ngayon.
And for the rest of you who have medical advice that you want us to help you with, please go to our Facebook page, RX Plus, and leave a message in our inbox. Again, this is Dr. Cecil, your Dok On Duty.